Kasabay ng paglulunsad ng Commission on Women sa 18-day Violence Against Women campaign, nagbigay ng isang talumpati si Vice Presidente Lenny Robredo kung saan inihayag niya ang kanyang pagkaalarma sa pambabastos ng ilang netizens sa mga babaeng realista. Ang detalye sa ulat ni Lala Babilonde. Malaman ang naging talumpati ni Vice President Lenny Robredo sa paglungsad ng Violence Against Women campaign ng Philippine Commission on Women, ikinaalarma ni Robredo ang pambabastos ng ilang netizens sa mga kabataang babae na nagsagawa ng kilos protesta laban sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa na rito si Ann Nicole De Castro, ang realistang binastos ng ilang netizens matapos mag-viral ang video nito kung saan siya ay nakikipagpalitan ng argumento sa isang Marcos supporter. Mariing tinuligsa ni Robredo ang umano'y online sexual harassment at aniya panahon na upang maipasa ang inilatag na panukalang batas ni Senator Risa Ontiveros na Gender-Based Electronic Violence Bill. Controversial din ang naging pahayag ni Robredo tungkol sa misogyny. Day after day, women in this country must defend themselves from every instrument of abuse and aggression. Strangers openly leering at our bodies. Unwelcome comments about our looks, our breasts, our legs. Blatant condescension in the workplace. Matatandaan, dating nagbiro si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa maiksing damit ni Robredo. Ngunit ani Robredo, hindi niya pinatatamaan sa kanyang naging pahayag ang Pangulo. Ay, hindi. Tingin ko kasi general na form of abuse na tinatanggap ng mga babae, yung parang tinitingnan yung katawan lang natin. Sinabi rin ni Robredo na nagkaroon ng slut shaming sa pagdinig sa kamera kahapon kung saan idinetalye ang relasyon ni Senator Leila De Lima at dating driver bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Tinitingnan ko online yung mga klase ng questions na tinanong, parang ano yun eh, totally unnecessary, bastos na talaga yung iba. Wala siyang lugar dapat sa isang institusyon na dapat nirerespeto natin bilang institusyon. Para sa PTV News, Lala Babilonia. One is gravely mistaken to think sexual harassment is confined solely to the workplace. In fact, most cases of sexual harassment transpire online, especially in social media. Now, if you're rabid and overly aggressive young guys are finding out the hard way the price to pay for abusing women protesters online. This report on Vice President Lenny Robredo's condemnation of sexual harassment which cultivates a prejudice against women, otherwise known as misogyny. Vice President Lenny Robredo joined the Philippine Commission on Women's 18-Day Violence Against Women campaign. In her speech, Robredo slammed the online sexual harassment experienced by some anti-Marcos protesters. One of the said protesters was Ann Nicole De Castro, who was sexually harassed in the internet after her video arguing with a Marcos supporter went viral. Robredo said, "It is just the right time to pass the Gender-Based Electronic Violence Bill filed by Senator Risa Ontiveros." The Vice President also expressed a quite controversial statement about misogyny. Day after day, women in this country must defend themselves from every instrument of abuse and aggression. Strangers openly leering at our bodies. Unwelcome comments about our looks, our breasts, our legs. Blatant condescension in the workplace. However, Robredo emphasized that she was not alluding to President Rodrigo Duterte in her statement. Ay, hindi. Tingin ko kasi general na form of abuse na tinatanggap ng mga babae, yung parang tinitingnan yung katawan lang natin. Meanwhile, Robredo also condemned the alleged slut-shaming during the Congress hearing wherein details of the past relationship between Senator Leila De Lima and Ronnie Dayan was publicized. Tinitingnan ko online yung mga klase ng questions na tinanong, parang ano yun eh, totally unnecessary, bastos na talaga yung iba. Wala siyang lugar dapat sa isang institusyon na dapat nirerespeto natin bilang institusyon. Tinawag ni Senator Leila De Lima na public hanging ang ginawang investigasyon sa Kamara. Ayon sa Senadora, makitid ang isip ni House Speaker Pantaleon Alvarez at walang galang sa babae. Para sa kabuong report, panoorin po natin ito.
Sumiklab ang word war sa pagitan ni na Senator Laila De Lima at House Speaker Pantaleon Alvarez. Makaraang tawagin ito ng kongresista na serial liar. Sa kanilang pagbuelta, tinawag ni De Lima si Alvarez na makitid ng isip at walang galang sa babae. Sa kanyang inilabas na statement kagabi, naglabas din ang sama ng loob si De Lima. Makaraang husgahan na siya ni Alvarez bago pa man ang sinasabing in aid of legislation, kuno na pagdinig sa NBP drug trade. Sinabi ng senadora na mismong ang House Speaker ang nagtulak noon para ilabas ang umano'y sex video nila ni Ronnie Dian. Hindi rin itinatago ng dating Justice Secretary ang sama ng loob sa dating ka-live-in matapos idinetalye nito ang kanilang relasyon at pagsisinungaling hinggil sa pagtanggap ng campaign fund mula sa drug lord na si Kerwin Espinosa. Inilarawan din ito ang ginawang pagdinig ng Senado na may public hanging. Ngunit tiniyak nitong balang araw ay haharapin niya ang kanyang mga kritiko. Naging mainit ang interpelasyon ng mga mambabatas sa hearing ngayong araw kung saan dumalo ang dating driver bodyguard ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dian. Dahil dito ilang mambabatas ang nanghikayat kay De Lima na magbitiw na lang sa pwesto. May ulat si Julius de Samburon. Sabi halos naging mainit at kabang-abang ang hearing ngayong araw sa Kongreso kung saan present ang di umano'y lover, driver at bagman ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dian. Partikular sa mga tinanong ng mga mambabatas kay Dian, itong malinaw sa pin at mga malinaw na detalye sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Pati ang kanilang ugnayan na ni Kerwin Espinosa, ang anak ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. ay naungkat din. Kasama din sa mga nagtanong kanina sa hearing si Kabayan Party's Representative Harry Roque kung saan ilan doon sa mga kanyang tinanong ito ang nagiging malinaw kung saan nga ba sila nagkakilala ni Espinosa. Gayun din kung saan lugar nagaganap itong kanilang mga transaksyon. Napag-alaman din kanina sa hearing sa pagtatanong ng ilang mambabatas na may particular na mall sa Pasay City nagkaroon ito ng transaksyon. Ilang mambabatas naman na ating nakausap ang ayaw munang magkomento sa usapin habang hindi pa natatapos yung o hindi pa nagkakaroon ng malinaw na solusyon o sagot itong operasyon ng illegal na droga kung saan nadadawit nga ang pangalan ni dating Justice Secretary at ngayon Senadora De Lima. Pero habang si Buhay Party List Representative Lito Atienza, hinikayat naman si De Lima na magbitiw na sa pwesto. Panawagan naman ni VACC spokesperson Boy Evangelista, dapat at panahon na para magkomento si Senadora De Lima sa mga naging pahayag ni Dian ngayong araw sa Kongreso. Apo, Your Honor. Ginoong Dian, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora De Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang ganun na po, sir. Joke only. Parang ganun na po. Parang ganun na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dian, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora De Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang.
Apo, Your Honor. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensified, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary De Lima at iyong damdamin din, ay hindi mo maring ipagkanulo si Secretary De Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir, pwede ko siyang ipagkanulo. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo? Opo. Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance noong ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Honor, you have 1 minute more. Sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora De Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Apo, Your Honor. Ito ba ay ang iyong paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala si Kerwin Espinosa? Apo, Your Honor. At ibig mo bang maniwala kami na nagtatagpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary De Lima at siya ang may koneksyon na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtagpo kayo ni Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging tapat sa inyong pagmamahalan si Senadora De Lima? Nung una po. Nung una? Opo, Your Honor. At ang pagsampal mo ba kay Secretary De Lima nung nalaman mo na siya ay may kaugnayan sa isang nagngangalan na Warren Cristobal ay isang pagpapakita ng pagselos dahil sa iyong wagas at dalisay na pagmamahal? Nagawa ko po yun, sir, dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya totoo at makatarungan at tapat ang iyong pagmamahal sa kanya? Opo, Your Honor. Kaya kahit na alam mo na ang pakikipagkita kay Kerwin Espinosa ay isang delikadong bagay, ay ginawa mo dahil sa pagmamahal na yan? Hindi ko naman po alam na delikadong makipagkita kay Kerwin. Nung huli na hindi mo rin alam na si Kerwin ay isang tao na may kaugnayan sa negosyong droga. Hindi po, sir. Hindi mo malang tinanong si Mamo? Hindi po, sir. Kung ano ang pagkatao ni Kerwin? Hindi po. Hindi ka man lang nagkaroon ng idea na kung sino at ano si Kerwin? Hindi po, sir, kasi inuutosan lang po ako, sumusunod lang po ako sa utos ni ma'am. At dahil sa pag-ibig o pagmamahal na yan, at dahil sa tiwala mo kay Senadora De Lima, ay kahit anong iutos niya sa iyo, ay iyong gagawin. Opo, Your Honor.